ganito kasi yan, nagbabasa lang ako ng mga comment. Minsan may pagmumura sa mga supplier o sa Omeko. Ganito kasi yan eh. kailan pa ba nagsimula yung contract na yun na 20 megawatts na supply ng kuryente na kontrata ng Omeko sa provider, no? Nung mga 10 years ago, kaunti pa ang tao dito sa Occidental Mindoro. So ngayon, 10 years ago, siyempre dumami na yung mga establishment, dumami na yung tao, no? Dumami yung consumers. Natural, tataas yung demand, lalo na sa panahon ng tag-init. From March to May hanggang June pa nga. So 20 lang yung supply, kasi yun lang kontrata eh. So, tumaas yung demand, paghati-hatian nating mga consumers yung 20 megawatts na yan. So, ang gagawin yan talaga ni Omeko, magkakaroon ng rotational brownout para ma-budget yan. So, sa gabi, medyo mataas ang demand ng kuryente dahil mainit, hindi makatulog ang mga tao. So, sa araw din, sobrang init dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Kailangan din ng tao ang kuryente. Ayan. So, hindi naman agad-agad porque napatulpo nyo na yung Omeko tsaka yung supplier ay kinabukasan may kuryente na agad. Hindi naman ganun yun. Kasi, hindi naman magbibigay ng another 5 megawatts si supplier kahit wala pang kontrata. O, isa na, malulugi sila. Paano, anong basehan nila para makapaningil sila? Sino magbabayad nun? O, ngayon. Okay, so, kung magkaroon man ng kontratang 25, ganito, yan ang senaryo niyang mangyayari. Halimbawa, ang March, April, May ay mataas ang demand ng kuryente. Pagdating ng tag-ulan, bababa ngayon ang demand ng kuryente. Ibig sabihin, kakaunti ang magiging ang masisingil ni Omeko sa mga consumers kasi bumaba ang demand. So ngayon, mataas yung supply. So saan kukunin ni Omeko yung ibabayad niyo sa kanyang supplier ng kuryente? Since na kaunti yung kita niya, kaunti yung na-collect niya, another 5 megawatts yan, mahal, so million peso yan, no? So, saan? Kaya hindi nila magawan ko ng kontrata. Ang pinakasusi talaga dyan, yung government subsidy, dapat magkaroon ng resolution ang Congress o yung congressman, o congresswoman dito, kaya magkaisa dito ng resolution ang mga politiko dito sa mga lahat ng bayan ng na Occidental Mindoro. Magkaisa sila na kung saan mangangalap sila ng budget, mag-allocate sila ng budget para doon i-subsidize sa mga panahon ng 9 months na yon o kaya 6 months kung hindi kaya ng Omeko na bayaran yung extra na 5 megawatts na yon kasi 20 lang naman talaga ang kontrato nila. Ibig sabihin ay talagang masusolusyonan yon sa pamagitan ng subsidy. Kaya hindi nila magawan-gawan yan ng solusyon noon pa kasi wala talagang budget na makukunan sila upang mabayaran nila yung supplier. So anytime naman gumawa sila ng contract o babayaran nila yung supplier. Ang supplier anytime, masabi doon kanina ni Murada, anytime pwede silang magbigay ng 5 megawatts. Kaso nga lang, nasaan yung contract? O, hindi sila pwede bigyan, basta-basta magbigay ng kuryente na walang kontrata. Nasa alangan sila ang kumpanya, ang negosyo yan eh. So ganun po yun. Shout out dyan sa mga nagagalit ngayon dahil nagbo-run out uli. Talaga pong hindi po maiwasan. Kasi po pag hindi nila na-schedule ang run out, nako, lalong masira yung ating makina nila dyan. Kasi mataas yung demand, malit ng supply, hindi balance yan, magkakaroon ng fluctuation ng currency nyan. Lalong masisira yung mga appliances nyo. Ganun po yun. Talaga hindi antimano bukas o agad-agad. May proseso yan. No, kung ang sinisisi nila ay matagal na, ayan, masalamat nga at merong nagpatulpo na yan para siguro mapupush din yung ating mga politician dito sa Occidental Mindoro na gawan talaga nilang paraan kasi talagang totoo po yung tumaas na po yung demand ng kuryente sa San Jose. Pansinin nyo po ang mga establishment na tinatayo dito sa bayan ng San Jose at sa iba pang bayan sa lalawigan ng Occidental Mindoro ay tumataas na at dumarami na ang populasyon
na ibig sabihin lamang umuunlad ng ating lalawigan, at ibig sabihin lamang ay talagang ano, marami ng mga establishment tsaka dami ng mga negosyo dito sa lalawigan natin, at kailangan talaga sigurong i-upgrade yung ating contract doon sa ating sa provider ng Umeco para matugunan yung kakulangan ng kuryente dito sa ating lalawigan. So ganun po, siguro itong video na to ginawa ko para mabuksan din yung ating isipan sa ating, para hindi tayo nakapagmura diyan sa ating Facebook account na hindi natin nagbibigay lang tayo ng opinion na hindi talaga natin masusing ina-analyze natin yung sitwasyon na kung saan talaga ay hindi talaga magbibigay ng ano ng sobrang kuryente ang ating supplier o supplier ng Umeco hangga't walang kontrata yan. So sana po ay nakatulong video na ito, at please subscribe to my channel Teacher Living PH, at sana po ay patuloy niyong suportahan ang aking channel, at road to 1000 watts hour na po tayo. Tayo na-reach na rin po natin ang 1000 subscribers, sa aking mga subscribers yan, watch out, shout out sa inyong lahat, at tayo po ay mag-ingat sa panahon ng pandemic, mag-ingat po at kumain po ng mas nasyang pagkain. Maraming salamat at magandang araw sa inyo.